Mga kapuso, malapit na ang Angat Dam sa minimum operating level nito na 180 meters. Batay sa pinakabagong monitoring ng pag-asa ngayong umaga, bumaba pa ang level ng tubig doon sa 180.89 meters. Ayon po sa MWSS, 160 meters ang critical level ng dam para sa domestic water supply. Pero maituturing na ring critical kapag bumaba po sa minimum operating level ang dam. Dahil posibleng mabawasan o putulin na ang alokasyon para sa mga irigasyon. Pangamba naman po ng National Water Resources Board, posibleng kailanganing bawasan din ang alokasyon sa mga water concessionaire kung magpapatuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ang Angat Dam po ang pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at ilang karatig lugar. Naitala naman itong Martes ang ikalawang sunod na araw na pinakamainit na temperatura sa buong mundo. Ayon sa National Centers for Environmental Prediction ng Amerika, umabot sa 17.18 degrees Celsius ang average daily air temperature sa surface ng mundo. Nitong Lunes lang nang unang beses pumalo sa 17 degrees Celsius ang global average temperature ng mundo. Abiso naman sa customers ng Manila Water, mawawalan po kayo ng tubig. Alas 9 ng gabi mamaya po yan hanggang alas 6 na ng umaga bukas ang water interruption sa ilang pong bahagi ng Barangay Malanday sa Marikina. Ang ilang lugar naman sa Antipolo at Cainta sa Rizal, mawawalan din po ng tubig simula alas 10 ng gabi. Mamaya po yan hanggang alas 6 ng umaga bukas. May water interruption din mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas sa ilang barangay sa Quezon City, Taguig at Pasig. Kaya mga kapuso, mag-imbak na po kayo ng sapat na tubig. Kaugnay sa epekto ng patuloy na pag-uba ng water level sa Angat Dam, kausapin natin ang Division Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na si Engineer Patrick James Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi, at sa lahat ng nakikinig ng balita. Opo. Meron na po ba tayong projection kung kailan na bababa sa critical level yung tubig sa Angat Dam? Actually, Rafi, ang elevation ngayon ng Angat Dam is nasa 180.84 meters. So, malapit na siya sa minimum operating level na 180 meters. Mm-hmm. At maaampat lamang po ito kung magtitipid o kaya hindi mo na magsusupply sa mga irrigation, ganun ho ba? Actually, Rafi, ano, every week ay nagmi-meeting kami with the Angat Technical Working Group. So, ang chairman po dito ay ang National Water Resources Board, kasama lahat ng stakeholders ng Angat Dam. So, kasama po dito ang MWSS, NIA sa Kapag-asa. So, every week ay napro-project po natin at nababanggit naman po ng Pag-asa kung ilan po yung ini-expect na ulan dito sa ating watershed. So, that time, ay pinoproject po natin kung ilan ba yung elevation na magiging elevation ng Angat Dam sa susunod na araw. Mm-hmm. So sa huling projection po, kailan kaya bababa hanggang sa critical level yung tubig dyan po sa Angat? Kung nabanggit na po. Ang napoproject po ng ating Pag-asa at NWRB ay by July 10 or sa Sabado or Linggo ay magiging 180 meters na po yung ating elevation. Unless of course may mga ulan, no? Kaya cloud seeding operation na makakatulong ho kaya yon? Actually, nung nakaraang taon ay nagkaroon po kami ng cloud seeding operation. So actually, sa ngayon, Rafi, ay naka-standby pa naman po yung ating cloud seeding operation. So anytime pag in-advise po kami ng Pag-asa at ng Bureau of Soil and Water Management ay pwede naman po kami magpakandak po ng cloud seeding. Mm-hmm. May dagdag pa pong tanong ang aking partner na si Connie. Magandang umaga po sa inyo, Engineer Dizon. Paano magandang magiging... umaga po, Connie. Opo, ang tanong kasi ng marami, ano, baka napag-usapan din po ninyo sa inyong mga pagpupulong kung paano yung magiging singil sa tubig, lalo na ho, ano, kung wala naman daw serbisyong natatanggap dun sa mga apektadong lugar po ng mga water interruption. Actually po, Connie, ano, yung sinisingil po ng Manila at Manila Water ay kung ilan lamang yung nare-read dito sa ating metro. So hindi naman po tayo naniningil kung hindi naman po dumaan sa ating mga metro yung tubig.
So po pag may mga interruption po ay hindi naman po natin i-bill yung ating mga customer. Ayun, mabuti po't malinaw kasi yan po ang madalas na nagiging tanong. Ano? Samantala, ito po sinasabi rin na pasimula pa nga lang daw ang El Nino, sir. Tapos ganito na ang sitwasyon. Paano pa kaya kung tumindi pa daw ang init at hindi dumating yung mga inaasahan nating ulan at yung mga bagyo na magre-replenish ng tubig sa ating mga dam? Meron na ba tayong mga contingency measures? Actually, Connie, ano, based from the Angat Dam protocol, pag bumaba po talaga yung elevation ng Angat Dam into 180 meters, ay yung priority na mabibigyan ng tubig from the Angat Dam ay ang domestic water supply or ang MWSS. So we understand naman, Connie, na we need to sustain yung existing na meron tayo ngayon. Kasi kailangan po natin na ma-maintain yung water supply until the end of this year kung saan yung epekto ng El Nino ay mararamdaman po natin. So this is the whole of the government approach naman kasi need po natin na i-minimize yung impact ng El Nino sa ating mga customers, which is ito nga yung pagtitipid. So, pero just in case magkaroon man ng interruption, we make sure naman po na hindi po tulad nung nangyari nung April kung saan po yung interruption po natin ay nag pumapalo until 14 to 16 hours. So dahil meron na po tayong na-implement po na augmentation measures, saka kapag magkaroon man ng interruption ay kaya naman po nating i-limit yung interruption paggabi kung saan po yung demand ng tubig ay mababa at yung mga tao ay tulog. So yung mga augmentation measures na sinasabi ko po ay ito po yung mga modular water treatment plant na ipatayo po natin ngayon at yung iba po doon ay nag-ooperate na. So yung mga ilog po na hindi po natin nagagamit dito sa buong Metro Manila ay nag-construct po tayo ng mga lima dito po sa Imus, Cavite, Marikina at meron din po tayong mga tinatawag na mga reuse of water kasi yung mga wastewater treatment plant po natin ay tinatapon lang natin yung nalinis na po nating tubig. So might as well po ay i-treat po natin ito. Mm-hmm. Kaya nagpatayo po kami ng additional process po, no, para magamit po natin at magamit po natin sa domestic water supply at ito naman po ay pasado sa national water for drinking national standard for drinking water. All right, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat po. Yan po naman si Engineer Patrick James Dizon ng MWSS. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.